Good morning mga ka-dicer! Happy Thursday! February 4! Napakabilis ng panahon. For today's vlog mga ka-dicer, may pag-uusapan na naman tayo. Ito ay para sa mga baguhang merchandiser at siguro sa matatagal na rin. Ano? So bago yan, baka naman pwedeng makahingi ng subscribe sa inyo dyan. Click mo na yung subscriber button na yan at isama mo na yung bell button. Kung sakali naman ako yung mag-upload eh, ma-notify ka. No? So tara, simulan na natin! Sa pagiging isang merchandiser, alam naman natin na hindi lang tayo puro display, withdraw, ano, kasama dyan at kakibat ng ating trabaho yung weekly offtake report. So yun nga, ang topic na pag-uusapan natin ay dahilan kung bakit nanganganak ang ilan sa mga report ng merchandiser. So number one, kakuha ng tindahan sa ibang distributor. Katulad, for example, meron kang legal distributor, nag-deliver sa'yo ng 10 kahon na product. Ano, tapos, other week, meron na naman 10, yung pala, gal. Ngayon, itong si merchandiser, kakamot ang ulo niyan. Paano niya gagawa ng paraan yun na beginning lang niya ay 10 at tapos pag mag-e-ending siya, mga anak, ano? Kasi nga, madalagdag ka na 10 dahil nga kumuha sa iba yung kanyang outlet. So, ito naman to ay tinatanggap ng ating mga boss yung mga ganitong pangyayari. Basta lamang updated ka sa yung mga boss na sabi mo na ganito, sir, deliver natin 10 pero nagkaroon pa uli ng 10, kinuha po yata ng outlet ko sa. So isa po yan sa main reason kaya nanganganak po yung ating mga inventory paminsan-minsan. Ano? Pangalawa, stray item. So yung pong mga stray item ay yung mga produktong ligaw, ano? So nangyayari po ito malimit sa selling area o kaya sa mga buffer paminsan-minsan sa bodega din. So dun muna tayo sa selling area. Kapag po si customer bumili, yun nga, nagbabago ang mga isip niya paminsan-minsan pag nasa counter na. So magiging return na yung produkto mo. So pag ito naman ay in-return ng iyong mga co-merchandiser, kalimitan, hindi na ibabalik sa tamang pwesto. So pagdating ng iyong inventaryo, makikita mo na lang nagbilang ka, ganito lang. Tapos may makikita yung isa mong kasama, ano, meron ka pa nga isa doon. So yan po ang dahilan kaya po nanganganak ang inventory ng ibang mga merchandiser. So stray item naman tayo sa mga buffer stock. Andyan po yung nakaribak sa ibang kahon. So ikaw, relax ka na ganun lang talaga ang bilang mo, beginning, delivery, ending. Pero itong si kapwa mo merchandiser, may pangyayari minsan sa pag-aayos niya ng stocks sa kahon niya, pagbuklat niya, ang laman ay produkto mo. Now, ito ngayon, paano mo ngayon yun idadagdag? Pero, so ayan po ang dahilan kaya nanganganak kaminsan-minsan ang ating mga inventory. So may mga discarding naman po dyan gagawin, ano? So siguro yun ay veterans move na lang, ano, pero mas maganda pa rin doon tayo sa valid update. So kamukha nun kapag may nakita kang nakaribak sa isang kahon, iti-take note mo na lang doon sa report mo, pwedeng doon sa likod sabihin mo lang na kaya po nagkaganito, meron po nakuhang ribax na produkto po natin yung laman. So yun naman, acceptable naman yun, pero sa'yo din po ang balik noon, maging ano ka dapat na palagi nga nakamonitor sa mga stocks mo at sa iyong bodega. So yun, speaking of bodega, doon naman tayo, marami din po dyan nangyayari na yung stocks mo kung saan saan napapalagay, lalo na pag dumating yung delivery mo, wala ka. So alam niyo po, mga delivery man na yan, meron din po yung oras na hinahabol. So kapag ka po yung regular warehouse mo, yung pwesto mo or butter mo, puno na, hahanap po yan ang pwedeng paglagyan. So kung ano lang po yung makita nila, at lalo na kung wala naman nag-a-assist sa kanila sa loob, salpak lang ng salpak yan. At lalo na may yung delivery man mo, walang pakialam din, ano. So yan po, so bilang ka ng bilang ng actual stock mo doon sa regular na pwesto mo, pero hindi mo alam may stock pa pala sa ibang pwesto, ano? So ugaliin mo rin dapat na magtanong palagi sa warehouse man or kaya
pamamagitan ng invoice, hihingin mo yung invoice na ibabangga mo dun sa report mo, eh hindi tugma. So ibig sabihin may nawawala talaga. So yan po ang advantage, no, nung sa kapag ka ang outlet mo ay system, kita talaga dyan. Kapag ka may stocks ka pa pero wala ka nang makita, yun, hahanapin mo yun. So napakahirap po pagka system. Pero meron talagang pangyayari na ganyan, eh may stocks ka pa sa system, wala ka na talaga, kahit saan lupa-lupa pa sulok hanapin, hindi mo makikita, eh yun ay sinaplip na. O, kalimitan po ng system, eh sa pure gold system yan. So yung iba pa, ano, dahilan po yan kung bakit nanganganak ang ating mga inventory. O, panghuli dahilan kaya nanganganak ang inventory ng ibang mga merchandiser, eh hinulaan mo lang yung inventory. Kaway-kaway dyan sa mga magaling sa hausyaw-hausyaw na tinatawag na inventory reporter. Again, mga ka-dicer, lalong-lalo na dyan sa mga baguhan ko, ito lang po ang may advice ko sa inyo bilang coordinator. Ang report naman po, eh talagang hindi naman po talagang mape-perfect, ano? Eh, talagang as in 100%. So, lahat po yan, eh talagang merong lalabas na variants, no? Mga minimal, ano? Pero dapat, gawin po natin ng accurate. Kasi po, isa rin po yan sa pagbabasihan ng ating agency sa evaluation mo. Napakahalaga po ng report na yan. Dahil dyan po nalalaman kung ano-ano ba yung laman ng iyong tindahan at ano ba yung mga status, no? So sa mga baguhan pong merchandiser dyan, meron po tayo separate vlog dyan na paano gumawa ng merchandisers off-take reports. Yan po yung vlog ko na yan, no? Panoorin nyo na lang po, no? Marami po kayong matututunan dyan kung paano. Yan po ay basic lamang. So muli, mga ka-dicer, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta, lalong-lalo na sa mga baguhang merchandiser dyan at sa mga veterans merchandiser dyan, sa inyo walang sawang suporta. So bago tayo patuloy na magtapos, ako nga pala ay papunta ngayon ng San Pablo, ano, pipika po muli tayo ng DTR. Nandito ako ngayon sa Los Baños na to, Los Baños. So ayun po, salamat po ng maraming marami, no? So gusto ko lamang po i-shout out yung mga solid supporter natin dyan at yung mga nagpo-comment, ano. So shout out po sa mga taong ito. So yun, maraming salamat sa inyo lahat. At sana ay yung mga tips at mga tutorial at mga sharing sa buhay ng merchandiser, lalong lalo na doon sa mga gustong pasuke mundo ng merchandiser. So hindi ko na pabahit pa at ako po muli ang iyong lingkod, Erwin Regalo. Palagi nating sinasabi ang kasabihang ito: mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace.